Hello. Gusto kong pag-usapan talaga nung tungkol sa pag-ibig. Sa totoo lang, nung nagkaroon ako ng asawa, nung una kami, very sweet kami mula ulo hanggang paa. Mula ulo hanggang paa. Then, naranasan ko na para mas masarap yata nung puro saya, ligaya, tapos yung mga ganung moment. Pero sa totoo pala, nandun yung mga kabiguan, tapos nandun yung panunuyo, kasama pala, ingredients pala ng pag-ibig yun. So, ang daming sa pagkain, ang daming rekado na kailangan pagdaanan. Hindi lang puro love, hindi lang puro saya. Kasi, sa bandang muli, naisip ko, ba't kaya ito na pang-asawa ko? Nakakapagsisi. And, doon mo lang talaga ma-discover yun. Pero kung matured yung isip mo, masasabi mo na kahit ano man yung dumating na unos o mga ganung problema, talagang dadaan ka sa, siyempre, nandigaw ka, ilang buwan lang, 3 months, pwede ka na sagutin ng babae. O minsan nga, wala pang maligaw ka lang sa ngayon ha, mga millennial ha. Base dun sa experience na naranasan ko and na experience ko na sinita lang sa akin na sabi, oh, nandigaw nga lang ako, 3 araw lang, sinigot na ako ng babae, sabi ng kabataan. And sa iba, mga 3 months o 6 months, medyo pag 6 months o 1 taon, medyo klaro nyo na ugali nyo. Pero sa amin kasi, nung nag-iasawa ko, 1 month lang, then biglaan. Pero nung first month, second month, hanggang mag 8 months, hanggang sa ma-discover mo, very sweet kayo. Pero pag yung mga 2 years na, meron sa 9 months mo, may anak ka na, tapos after 2 years nun, yan, marami ka na mag-discover dyan. So, isang taon yung pagsasama, okay pa yan. Pero sa mga almost 3 years na kayo, nako, marami na kayo pagdadaanan. Then, kapag ma-realize mo sa love, para bang isipin mo na daling ka sa buhay, but kaya ito na pang-asawa ko, yun. And hindi lang ako yung nakakaranas yun. Siguro mga ibang tao nakakaranas yun na sabihin mo ba, but kaya ito, sa dami-dami na naligaw sa akin na lalaki, but ito pa na pang-asawa ko. Meron din ganun. And, ganun talaga eh. So, kailangan, ready kang umibig, ready ka din masaktan, and ready ka ding tumanggap ng kabiguan. Kasi kung may pinagdadaanan ka tungkol sa pag-ibig, na huwag nilang magmahal, parang malungkot din. Kasi, mayroon din mag-solo. And, mawa, nabigo ka sa pag-ibig, tapos hindi ka na magtitiwala, walang kulay yung buhay mo. Pero kung pinagdaanan ko na ganun, na 1 year na pa pagsasama, okay kaya dating ng 2 years, nakatatlong taon na kayo, so marami ka na ma-experience. And masasabi mo ito sa buhay mo na kung ikaw ay babae, kung ikaw ay may lalaki, sabi mo, so dami, ba't kaya ito pa na pang-asawa ko, yung magsisisi ka, and meron ka talagang ganun. And siguro, hindi ko lang alam kung ilang porsyento na wala pa akong susurvey. Kasi naranasan ko talaga yun. And siguro sa iba, danas din nila yun. And dito, sa bandang muli, pinaka-importante talaga, kapag tubagan na kayo ng 25, naka-30 na kayo, naka-50 years na kayo, o higit pa doon, masasabi mo na very sweet kasi sabihin mo doon sa babae o doon sa lalaki na pangasawa mo. Parapakan mo kaya, sabihin mo na ito yung babae na pipiliin ko pa rin kung bibigyan pa ako ng pagkakataon na mabuhay pong muli at babalik ako sa aking kabataan. Ito pa rin yung babaeng mamahalin ko. At sabihin mo din sa babae na yung babae talaga, kaya sabihin mo na ikaw din yung gusto ko mapangasawa at makatuluyan. Kasi kung babalik kayo sa dati, malamang yun din pipiliin mo kasi kilala mo na eh. Pero kung dumating ka sa punto na 1 year lang kayo, tapos may mga pagsubok na kayo, may isip ko talaga na sabihin mo, ba't yung babae ito na pangasawa ko? Ba't pa itong lalaki ito na pangasawa ko? Yun yung pinupunto ko. And yun lang ang sinishare ko sa inyo dahil naranasan ko yun. Hindi puro
puro love lang, puro saya. And marami kayong ingredients o putahe na maunos na inyong mararamdaman. Andiyan yung panunuyo, andiyan yung pag-aaway, pagkatalo. Dahil indifference kayo, lalo na sa side ng babae, sa side ng lalaki, tapos pagkain, trabaho, financial, emotional, physical, and yun, minsan nagtatalo pa yun tungkol sa sexual. Na ano, and marami. And sinishare ko lang to for sharing my stories and yun lang, and thank you for watching my vlog. Bye-bye and God bless you po sa mga panonood.